Hey guys, welcome to my channel. Please don't forget to like and subscribe for more. Dahil papaalis na ang lalaking may kasalanan sa nangyari sa San Marcelino General Hospital, pinigilan siya ni Annalyn at sinabihan niya na paano niyang nagawa yon, gayong maraming tao ang napahamak dahil sa kanya. Tugon naman ang lalaki na mas pinili nilang gamutin ang may pera kaysa sa kanila na nangangailangan, at ngayon ay malalaman na nila na walang kwenta ang pera pagdating sa kamatayan. Samantala, wala namang kaalam-alam ang lalaki na may pulis na dahil nakahingi na ng tulong si Giselle dahil nalaman niyang totoo ang sinasabi ni Annalyn sa kanya, kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumawag ng pulis. At nang makalabas na ang lalaki ay agad na siyang hinuli ng mga pulis, pero ang lalaki ay nagbabanta na mag-ingat sila. Gayunpaman, ang tinawagan naman ni Lynette si Annalyn, sinabi ni Annalyn na ginamot niya ang lalaking napasabog sa San Marcelino. Kaya natakot naman si Lynette para sa kanyang anak, at sinabi naman ni Annalyn na nahuli na ng mga pulis ang lalaki. Dahil nag-aalala pa rin si Lynette, sinabihan niya si Annalyn na gusto nitong tumulong pero huwag ilalagay sa peligro ang kanyang buhay, at sinabi niyang mag-iingat siya. Sa kabilang banda naman, sinabi naman ng pulis kay Giselle na wala nang nakitang bomb sa San Marcelino General Hospital. Kaya nasabi ni Giselle na malaki ang chance na nasa apex nga ang bomba. Gayunpaman, nang dumating naman ang mga reporter, in-interview naman si Annalyn at Giselle. At sinabi ni Giselle na si Annalyn na nakapagdiskubre sa lalaki na nasa loob na pala siya ng apex. Gayunpaman, ang malaman naman nila Annalyn na hindi pa rin sila safe dahil may bomba pa rin sa apex, suggest ni Annalyn kay Giselle na i-evacuate na ang mga pasyente. Pero sinabi ni Giselle na ayaw niyang mag-cause ng panic ito sa mga tao. Dahil unang-una ay hindi pa rin naman sila sigurado na nasa apex nga ang bomba. Pero sinabi ni Annalyn na kung hindi nila gagawin yun ay paano na lang kung sumabog ang bomba. Mas lalong magpapanik ang mga pasyente at mas marami pang masasaktan. Kaya sinabi niyang mas maganda nang mag-advance silang mag-isip para na rin sa safety nila at ng mga pasyente. At sinabi niyang hihintayin pa ba nilang sumabog ang apex bago sila kumilos. Kaya napaisip naman si Giselle na may point nga ang sinasabi ni Annalyn. Dahil doon ay pumayag naman si Giselle na i-evacuate muna ang ibang pasyente habang hinahanap ang bomba. Sa kabilang banda naman, naiinggit na naman si Zoe kay Annalyn dahil na-interview siya. At dahil siya ang nakakita sa lalaking pinaghahanap ng mga pulis. Kaya gusto na namang ipahiya ni Zoe si Annalyn at sinabi niyang bida-bida na naman ito. At sinabi pa niyang palakpakan si Annalyn. Pero sinabi ni Annalyn sa kanya na may isa pang bomba na pwede pang pasabugin ng bomber. At kung hindi siya mapipigilan ay marami pang masasaktan. Kaya napahiya naman si Zoe dahil buti pa si Annalyn ay nag-iisip ng ikakabuti ng ospital at ng mga pasyente. Samantalang si Zoe ay walang pakialam. Habang nag-uusap naman sila ay maririnig ito ni Giselle. Kaya unti-unti na ngang maniniwala si Giselle sa sinabi ng kanyang ama na matalino ngang bata si Annalyn at marami siyang matututunan dito. Yan ang aabangan natin sa Lunes sa Abot Kamay na Pangarap. Thanks.